isang napakagandang umaga no sa ating lahat mga kapaku-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, share ko lang po sa inyo ang ating talong. So mamayang hapon siguro no, mag-spray naman tayo ulit kasi may nakita pa tayong whitefly na hindi pa natin na-control. Okay, so ito na po ang ating talong. Okay, marami na ding bunga. Mula sa ilalim hanggang sa taas. So sabi ng ibang mga farmers natin na nagtanong sa akin, "Sir, nagpruning po ba kayo sa inyong tanim na talong?" So ang sagot ko ay hindi. So ito ang dahilan po mga kapwa ko ka-farmers, no, mga ka-viewers, kasi kanya-kanya tayong diskarte sa pagtatanim po ng mga gulay. So ang sa akin, maampalaya, makamatis at saka matalong, share ko lang, ito ang aking diskarte. Hindi po ako nagpro-proning. So kahit may katangkaran na po kasi lagpas taon na ang ating talong, hindi po natin pinoproningan. Okay, so pati yung ampalaya natin mga kapwa ko ka-farmers, no, hindi po natin na ito pro-proningan. So kaya nga mga kapwa, well, ito ang dahilan bakit hindi tayo nagpro-pruning, kasi ang bunga simula ilalim hanggang taas. So ganyan, no, may mga bunga sa taas, huh? Simula ilalim, hindi lang natin makita dahil sobrang kapal po dahil hindi tayo nagpro-pruning, huh? Punta taas mga ka-viewers ang bunga po ng ating talong. So napakaganda po, no, huh? Hanggang sa taas, tingnan nyo. Hindi lang natin makikita kasi sobrang kapal po. Yan. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang nakakalamang. So sa nagtatanong sa akin sa 4,000 ka puno kasi malapit to mag 5,000, ilan daw ang pinakamarami kong harvest? Dalawang bisis to, malapit mag dalawang tonelada o 2,000 kilos. Okay, pero dami pa ito mga kapwa ko ka-farmers na kaya pa ding nagpasan, no, ang 2,000 kilos. Kasi habang lumalaki ang puno, dadami din ang bunga. So tingnan nyo, may bunga pa din sa ilalim. Oh. Tingnan nyo, nasa lupa ang bunga. Yan. So kanyang-kanyang diskarte tayo. Pag ibigay lang natin ang sapat na nutrients sa ating mga pananim, bubunga din siya. Sobrang daming bunga sa ilalim mga ka-viewers, no. Punta doon, oh, tingnan nyo. So ganyan karami, oh, tingnan nyo. Dahil may katandaan na po ang ating talong, marami din siyang bunga. So yun po ang lamang sa hindi tayo magpruning. So bunga, hindi lang sa ilalim, hanggang sa taas pa rin mga ka-farmer. Sobrang daming bunga. Yan. Tingnan nyo. Yan, ilalim mo. Papunta sa dulo. So yun lang po, no, ang maibahagi ko sa inyong lahat, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers sa umagang ito. Okay, so yun po ang purpose ko bakit hindi ako nagpro-proning sa mga tanim ko, kasi na-confirm ko na hindi lang isang bisis, limang bisis, dahil wala akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim lang ng mga gulay. So maraming bisis ko na po napatunayan na maganda na hindi tayo magpro-proning. So pwede naman mga kapwa ko ka-farmers na magpro-pruning kayo kung kulang kayo, so, sa mga ginagamit yung fertilizer pati na sa foliar. Pero kung maibigan nyo ang sapat na nutrients na needs po sa mga pananim natin, pwede natin hindi sila pruningan. Kahit papaano pa, lalaki din ang mga bunga. Kagaya nito, maraming bunga, marami ding bulaklak. Kung tingnan natin ang talbos, napakalinis po, napakatangkad, lagpas ko na, oh. Nasa mga 6 feet na po ang taas po ng ating tanim na talong. So kung tingnan natin sa taas, no, mga ka-viewers, parang wala na ang bunga.
Pero pagpasukin natin sa ilalim, sobrang daming bunga. Hindi kaya tayo makapaniwala na ganyan pala karami ang kanyang bunga. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.